Yo guys, Galawan Gaming here. So, Lord Knight Bash build guide tayo ngayon. Kung napanood nyo yung previous live ko, nag-switch tayo ng class. Wizard to Lord Knight yung nangyari doon. Pero huwag kayong mag-alala kasi tuloy-tuloy pa rin yung update natin ng Magic Crusher natin. So, may mahihiraman tayong account si Delbs. So, tropa natin yun. Ayun yung kasama ko lagi sa mga Guild League, War, ayan. So, pwede natin gamitin yun para makapag-update sa Magic Crusher Wiz natin. Tapos, may mga nagtatanong din kung bakit ako nag-switch sa Lord Knight. So, ito, kikwento ko na. Kasi yung sa main, ay sa Korean server kasi, Lord Knight talaga tayo doon. Lord Knight tsaka Sniper main tayo doon. Ayun yung ano natin, yung character natin doon. Ayan, kaya gagawan din natin siya ng content, tong Lord Knight. Pero, nung nag-Lord Knight ako, ano, ang laki ng pagkakaiba nila sa, ano, sa Korean server. Doon kasi grabe kasi din yung damage doon eh. Sa bagay kahit yung wizard doon, lahat ng character doon kasi ano eh, ignored, parang automatic ignore depth doon o mababa yung depth ng mga monster doon. Dito kasi medyo mataas, kaya ibang-iba yung damage. Kaya nagulat ako nung nag-Lord Knight na ako. Ayan, pero yung build natin dito is bash type. Tapos, uunahan ko na kayo. So, dahil nga galing akong wizard, nag-a-adjust pa ako sa mga, ano, sa mga enchant, sa core, tsaka sa statue. Pero bibigyan ko na kayo ng guide or insight kung paano ba mag-bash build. So, umpisahan na natin. So, syempre, sa stats muna. So, ito yung pang PBP ko na stats. So, ayan. AG99, beat 80, tapos yung the rest, strength na. Hindi na natin kailangan ng dex kasi meron tayong core na para sa bash. Accuracy yon para sa bash. So, kaya 99 AG kasi mas mataas yung AG, mas mabilis mag-cooldown yung bash natin. So, ganun siya naglalaro. So, dapat maganda dito, mataas yung attack speed natin. So, ayan yung ano ko, yung stats, ayan, purple yung patak, tapos ayan, tapos, P damage 43, PBE, ayan, 1K lang siya. Kasi hindi nga ako nakapokus dito sa PBE. So, yung iba, sobrang taas na niyan. Sobrang taas na ng iba. So, mga 1.5 pataas na yung, ano, yung PBE nila. Pero ako, 1K pa lang. So, ayan, PBP ko, 834, PBP reduction, ayan, 69 max HP. Tapos, sa skill naman, guys, kayo na bahala dito kung anong build igagawa nyo. Kasi, iba-iba ng build pagdating dito. Yung iba kasi, mayroong berserk. Ako hindi na ako naglagay. Dahil, pag bash type ka, pag nag-berserk ka, nauubos yung mana. Eh, sobrang lakas ng kumain ng mana nung, ano, nung bash. Kasi, di ba, pag nag-berserk ka, hindi ka nagre-regen ng mana, pati yung SP mo. So, kaya ginawa ko, nilagay ko na lang sa joint pit. Pero, pwede nyo rin naman i-level 1 yung joint pit. Ilagay nyo sa iron will yung iba. Ayan. Pwede rin ganun. So, nasa inyo yung kung ano yung ilalagyan nyo. Pero, ito yung ginawa kong build. Depende sa inyo kung gagayahin nyo to. Ayan. I-slow ko na lang. Tapos, itong increase, nilagay ko lang to ng level 5. Kahit hindi natin siya kailangan. Para lang yung sa restoring item natin. Kunyari, gumamit tayo ng potion. So, may extra 15% ayan, na heal. Ayan, ganyan siya. Tapos, itong endure ni level 5 ko, hindi ko na siya minax. Dahil, ano, kahit i-max mo to, 7 times hit lang siya. So, mawawala pa rin siya ng 7 times. Kahit i-max mo ng level 10 yan, 7 times na attack ka pa rin, wala na yung endure mo. Tapos, ano ko pala dito, baka may mga hindi pa nakakaalam. Yung concentration, pag nag-concentration ka, automatic, naka-endure ka na nun. So, tanggalin nyo na injure nyo, spam nyo na lang itong concentration nyo. Ayan. So, ayan. Babagalan ko na lang kung gusto nyo gayahin. Ayan. Or repost nyo na lang. Ayan, guys. So, ayan. Ganyan yung build ko. Sa skill. So, dito na tayo sa item. So, ayan yung item natin. Ito rin yung pang PVP natin. Unahin natin yung armor, no? So, sa armor, ayan. Naka-agriope ako. Pero, ang nilalagay ko dyan card talaga is yung itong Cornotus. Dahil nga, sa mga whitesmith, sa mga alchemist, ayan. So, Cornotus ako pag nag-PVP ako or nag-guild league, ayan, war. Ayan yung ano natin, gamit natin, Cornotus. Tapos,
Ang pinakamagandang enchant dito is yung ano, shining. Ayan. Kung mataas yung shining nyo, goods yun. Kasi max HP yung bigay. Ayan, HP 6% yung bigay niyan. So, sa tatlo, ayan yung pinakamagandang kunin natin. So, ayan. Pero pwede nyo rin naman kunin yung PBE. Ang gawin nyo na lang is ipreset nyo na lang. Para pwede nyo isave yung, ano, yung enchant natin. Ayan. So, ayan. Ganun ginagawa ko. Tapos dito, sa weapon natin. So, ayan. Hodrimlin Sword. Ayan. Plus 15. So, pang bash. Tapos, sa card. Golem card dahil nga sa Alke tsaka sa Whitesmith. So, nakikipagsabayan kasi tayo sa ano, sa Whitesmith. Ayan. Na may Hydra card kayo mamimili. So, dahil may Hydra card lang meron ako, ayun yung nilagay ko. Tapos, ayan. Hodrimlin Sword. Pero, ang sa Korean server is, ano siya, SLS or Sword, Strange Long Sword. Ayan. So, when using, ayan, Bash, Vanguard Force will always be charged. Ayan. Bash skill 50%. Tapos, pag plus 6, 30 chance auto-cast Vanguard Force. Ayan. Ganun siya, guys. Tapos, nga pala, sa armor nga pala, pag PvP tayo, is naka-goib na tayo. Ayan, naka-goib tayo na armor. So, set na yan. So, madali na lang kasi mag-set dito kasi nga, 90 na tayo. So, naka-armament set na tayo. So, ayan, ganyan siya. Basta ako, goib yung ginagamit ko. Tapos, pag mga PvE, mga MVP, nagti-tier set tayo. Nagpapalit lang ako ng tier set. Ayan, itong tier's bless. Ayan, pinapalitan ko lang siya. Dahil nga nakapokus tayo sa PvP, nakagoib na tayo dito. Tapos, dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, nakulang pa ako sa mga enchant. Kaya ganyan lang yung, ano ko, yung mga enchant ko. So, patak, puro patak lang siya. Pero pinaka the best dyan is yung fighting spirit. So, ang binibigay kasi sa akin, puro sharp na level 4. Kaya, ano, gusto ata ako mag-crit type. Tapos, sa card, bongun. Ayan, bongun 3 star yan. Tatlong bongun. So, mas maraming bash, mas mataas yung chance na mag Vanguard Force. Ayan, guys. Ganun din dito. Ayan. Bongun. Tapos, dapat is fighting spirit. Tapos, sa mga headgear naman, dahil nga pang PvP, tayo, Angel Baseball Cap ako. Kasi dahil nga sa damage versus demi-human plus 6%. Tapos, dapat ang enchant neto is dual. Same lang din dito. Dapat dual din siya. So, wala pa kasi yung ibang back. Pinaka the best is yung gravity grip na back. Ignore depth yun, 6%. So, yun. Tapos, sa card, golden tip bag puppet, pinapalitan ko lang siya pag PBE na ng isang ganito. Pero, plano ko, gagawin kong dalawa yan. Tapos, sa core, guys, yung core natin is, ito yung pinakamaganda na ilagay sa bash type. So, check natin. Ayan, yung skill preview. So, makikita nyo dito, itong Divine Empower, ayan, isa. Tapos, itong Dauntless. Ayan, tapos itong Bash. Pati yung Momentum. Ayan, kasi nga, nakadepende tayo sa attack speed natin, yung Bash natin. So, ayan. Ayan yung pinakamagandang mga, ano, core para sa atin. Pero ako, ngayon, ito lang yung gamit ko. Dauntless, pati, ayan, Accurate Bash. Tapos, level 3 yan. Divine Power, ayan. Kasi wala pa akong ano, wala pa akong masyadong core. Kasi nga, galing tayo sa wizard. So, nag-a-adjust pa ako dito para, ano, makakuha ng magandang core. So, inaantay ko lang din na makakuha ko ng magandang core. Pero, ayan yung core ko ngayon. Tapos, sa statue, ang papalakasin natin dito, sa statue natin. So, dito sa statue, ang papalakasin natin itong strength pati, itong ignore MDEP, ay ignore PDEP. So, nasanay tayo sa wizard. So, ignore PDEP siya. Dapat. Ayan. Lagyan natin yan. Kumpletuhin natin siya. Tapos, P damage. P damage. Tapos, itong max HP. Tapos, P damage. Ayan. Ayan yung mga kailangan natin. Siyempre, yung parts na ito, yung PBE, PBP. Ayan, importante. Pataasin din natin yan. Tapos, ito. PBP. PBE. Ayan, kailangan din natin yan. So, ayan, ganyan siya, guys. So, yung mga patak, kunin din natin yan. Yan, beat, pwede yan sa atin. Pwedeng-pwede talaga yan. Pero, itong max HP,
nasa inyo kung gusto nyo kunin agad to, pero ako, nakapokus muna ako sa P damage. Ayan, pinapalevel ko muna to. So, nag-stop na ako dito kasi M damage. Nakakatulong naman to kasi may automatic tayo na ano, na mga auto lightning bolt, auto firebolt, ayan, pwede yun. So, dito naman sa, ano natin, na sigil natin, ito yung mga gamit ko. So, ayan, berserk level 1. So, ayan, wind dealing damage. Ayan siya, basahin nyo na lang. Magic attack for 5 seconds. Ayan. Increase physical and magic attack. 5 seconds. Tapos, ito. Kung ano yung gamit ko dun yung wizard ako, ay hindi yung ginamit ko dito. So, ayan. Gain shield. Tapos, ito. Shield din. Tapos, dadagdagan ko pa yan ng shield na ganito. So, hindi ko pa rin nabubuo. Pero, pagka nagkaroon ako, ito yung gagamitin ko. So, ayan. Tapos, itong isa. So, ito lang yung binago ko. So, dahil nga naging LK na tayo, gamit natin to. Ayan, no. When HP is above 80, reduce the damage 10 by 20 when taking damage. Ayan. Tapos, max HP yung mga bigay niya, P damage reduction. Ayan. So, ayan yung mga pwede natin i-gamitin na sigil. Tapos, ngayon, i-damage test na natin dito sa mga MVP. So, try natin kay Orc Hero. So, yung nagbago ako dito ng tiers dahil nga PBE tsaka MVP. So, basta PBE nagmatic, nagpapalit na ako. So, 99 na GE, 80 strength. Tapos, meron tayong patak na 5338. Tapos, attack speed natin 294. Tignan natin pag nagbuffs. Ayan, ganyan siya. 458. Tapos, 72. So, dagdagan natin ng attack speed. Ayan. 469. Dito kasi guys, kaya umabot na ng ganyan kasi umabot, nag-puts na ako dito. Ayan, fresh rim, tsaka agi potion. Ayan. Kaya umabot na ng mataas. Kasi nga, depende nga yung bash natin sa attack speed natin. So, mas mabilis attack speed, mas mabilis cooldown ng bash. So, game. So, post lang natin siya. Ayan. Ilan yung damage? 280. 295, 138, 134 yung bash natin. So, yung cooldown ng bash, 0.4. Bibilis pa yan pag naka full buffs tayo ng FS. So, ako hindi na ako nag-momentum. Pero pinaka the best, kumuha pa rin kayo ng momentum. Dahil nga wala ako nun. Pero yun yung gagamitin ko pag meron ako. So, 469, pag umabot na ng ano yan, 500 dyan. Siguro mga 0.3 na yung ano natin. So, try natin gumamit ng pampabilis. So, kunin lang natin yung headgear natin na ano. Ito na yan. So, subukan na natin. Try natin paabutin ng 500. So, 500 na ba? So, di pa nag-update. Ayun na. Palitan na natin. Ilan na yung ano natin? 500 na. 0.3 na. 0.4 pero sobrang bilis mawala nung 0.4. So, ayan. Kita nyo, sobrang bilis na yan. Pero mas mabilis pa rin syempre yung mga normal attack speed. So, ayan. Try natin siya sa mga Dracula. Dracula. Ayan. So, mabilis natin mapatay ito. Hindi naman ano. Kumbaga pag naka-aspe, malakas yung damage talaga natin. So, ito yung pinakamadali ano, eh, gamitan ng element eh, kasi nga aspe lang to. So, hindi kagaya ng mga Edga, yan, kailangan pa natin gamitan ng mga converter na MB. Ayan, 100k. So, try natin mag ganito. First sight. Tapos, hindi pa tayo nakapang demon dyan. Napang PBE lang tayo, ay PBP lang tayo dyan. Subukan natin. So, wala akong ganong card dito ng mga pangpatak. So, 278, 274. Ayun yung ano natin. Pero pag nag-vanguard chase tayo ng normal, sobrang baba guys, tiyan nyo. 222. Sobrang laki ng diferensya, diba? So, antayin natin mag-vanguard course. Pero mabilis lang naman yung post niya. So, ayan. 130. Ano natin? 277. Pag nag-aspe pa yan, di ko alam kung aabot ng 400 yan. Tingin ko naman naaabot. So, ayan.
Tapos yung bash natin siguro mga 180, 170 ganun. Kasi pag nag-MVP tayo, hindi na natin napapansin yung damage. Kumbaga, ano eh, yung bash na lang yung ano, nakikita natin, pero yung ano, Vanguard case, yung Vanguard force, Vanguard force, hindi na natin nakikita yan. So yung bash lang yung nakikita nating damage dun. Kahit nung high wizard pa ako nun, di ko na nakikita yung JT ko. Yung normal attack ko na lang yung nakikita ko. So ngayon naman guys, try natin siya ngayon sa dummy. So Water Dredge Dragon. So ito yung element sa ano, sa TSA, sa time space. So tatry natin siya dito. So ayan yung ano natin, ganun pa rin, tears 99. Ayan, ganyan. Tapos sabay water tsaka Rainier card. So ayan, tatry natin siya dito. Natin damage. 294. So, wala pa tayong ano dyan. Wala pa tayong elemental. So, yan. So, yung dami. So, yan guys. So, ilan yung bash natin? 135. So, wala pa tayong element dyan. Wala pa tayong converter. Ayan. So yun guys, nakita nyo na yung damage natin sa Orc Hero, tsaka Dracula, yung tinest natin na MVP. Tapos itong dummy na ang element is Water Large Dragon. So mag-update pa ulit tayo, abangan nyo lang. So thank you so much sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe at like sa video natin. So check nyo yung channel ko pala, so makikita nyo yung mga Magic Crusher guide natin dyan. So yun guys, thank you.